Yung mga project ko, you work with talagang mga magagandang actor ng mga ito ngayon, how do you feel both very good actresses ang katrabaho mo, Glyce, both Glyce and Maria? Siyempre, noon pa lang, napapanood ko na sila and I've been, to be honest, I've been dreaming to work with them noon kaso, no, but seriously, they're really good actors. And isa sila sa mga artista, pinapangarap ko talaga maka-work. So when this project was given to me, I am really excited about it. Especially dun sa topic. So, lalo na dun sa topic kasi it's very close to my heart dahil yung una kong pelikula, it's a lesbian movie. So ngayon, I'm doing a lesbian movie. So, kaya I'm very excited to work with them. And they have no inhibitions pagdating sa ganitong klaseng topic. Especially nagawa nila yung The Rich Man's Daughter. Yes, so nung nakita ko yon, yung song clips of that, yung, kasi nung time na yon, nung year yon, parang hindi pa ganon. 1950s? Gulat ako. Japanese. Iba palang mga naman. So, nung time po na yon, hindi pa masyadong sikat ang mga BL, GL films. So, it was very hard for the audience to accept yung ganito. At ang tapang ng GMA to do that. And I think mas matapang yung mga artista to break away from their whatever love themes or from love stories. And yun nga, na maging mag-partner sila sa screen. So, I'm always excited to work with actors who are very passionate sa kanilang craft, and I think that embodies them both. Thank you very much, Miss Pilipinas. Sa producers natin, yung casting ba, Glyce and Rian ba, talagang sila lang talaga yung ano nyo, yung talagang naisip yun na when you thought of doing this movie? First choice po talaga naman sila. Yung second choice, ano man. For the knowledge of everybody, we were able to bring here two Thai stars, so Big Baggy. So we had experiences naman na before, the Korean stars and the Thai stars. So, syempre, napakagaling kasi ng local talents talaga dito, local artists. We always believe in our own talent. So, when it comes to local or Filipino movie or projects like this, sila talaga yung ano. So, inay talaga namin. It should be Glyce and Rian. Kasi, gines na namin sila nun sa Araneta Coliseum nung natito yung Big Baggy. So, they really rock the big dome. So, I'm sure they will rock the big screen and the Philippine cinema. Wow. Kahit na napakatagal na, sabi nga Kuya Lar, 9 years ago na pala yung The Rich Man, may pressure din ba na parating sa kanilang dalawa, yun yung susundan, yung tapos baka hanapin yung mga characters din nila dun sa dating territory. Siyempre, grabe yung pressure din sa akin kasi sobrang, it's a groundbreaking teleserye siya for me, lalo na at that time. And I think maraming LGBT na nagustuhan yung teleserye. So malaki siyang pressure sa akin kung paano ko at least ma-maintain yung malagigitan or ano, yung kanila.
na pagsasama dun sa pelikula. Because chemistry-wise, ay, andun na siya eh. Andun na eh. They work together, they're good friends, and ang dami kong iba pa yung masabi ko. So, I mean, so nandun na yung chemistry nila. So, andun na lang ako sa kwento. Kung ano yung aabangan natin dun sa kanilang next na pagkasama. Do you think it helped na itong dalawa kasi nito parang wala naman nagda-doubt na they are really straight girls, no? Diba? Diba? You'll never know. It's not the end of the world. Question pa pala to, question. Pero do you think it helped na, although given na din naman na pareho silang mahuhusay na actress, pero it helped ba yung confidence na meron kasi sila in portraying their characters as, of course, member of LGBT? Oh, I think, lalo na, it's easier for them, definitely, kasi nagawa na nila yun eh. So they just have to bring back that feeling, siguro, bring back that feeling, yung kanilang ginawa noon. So, mas ngayon, dapat lang, I think it won't be a problem, to be honest. And I'm very confident with that because, we've been talking to each other, nag-ano na rin kami about the story, nag-discuss na kami, and I feel na, and I'm very, very confident na chemistry-wise, wala nang problema. It's really, kung ano yung mga characters nila, how are they gonna portray it? Kasi it's very different from, ano, the from rich the rich man. Yes, the rich man. Sana po mas sa kami direct. Sana po mas sa kami Matingnan natin. may number ko naman, di ba? May option pa naman. May option. May option. Kaya mag-sunod. Briefly lang po, ano yung mga character niyo nila? At saka, anong klase siyang kwento? Anong klase siyang drama? Or rom-com ba siya? Anong klase siyang GL, actually? It's a murder mystery. Black comedy. But it's a romantic drama, and it's really about Anne. Anne will be played by Glyza. She's a resort owner in Bataan. This big resort. Ano na to, makikita nyo sa movie na to, napakaganda. Kami pala yan, so tama kami. Tama. Yes, pwede, kasha kayo lahat. Yeah, yung express. Yes, so she's a resort owner and she's been dealing with a divorce and for 10 years meron siyang karelasyon. So, broken-hearted siya, so tinuon na lang niya lahat ng attention niya dito sa resort. But, kaya nga yung title, hence the title, I Fell, It's Fine. Ganda ng title. Yes. Thank you so much. Then may bumagsak. Literally, may na-fall. may bumagsak from the sky. I won't reveal yet the world kung sino so, kaya to. So, dyan pala papasok ang fantasy. Yes. Okay. May bumagsak. Alam, Meteor Garden pala. View niya pumat. Meteor Garden. View niya pumat. Alien pumat. Let's see. Pero may merong dumating na later on, she will be named Chicks to be played by Miss Rian Ramos. And she's an ethereal someone, a woman, na bumagsak mula sa aeroplano. Joke lang po. Sa mula sa taas. So, from there, magkakaroon ng ibang relationship silang dalawa because coming from si Chicks, iba yung sa mundo niya eh. Who talks about gender, about being a woman, being a man, iba yung kanyang sensibility sa world niya. Because everything is equal, love is genderless sa world niya. So when she arrived dito sa earth, doon ako question yung magkaiba sila ng sensibilities. But then, yun din mabibreak din ng character ni Glyza because dun rin siya, you know, they learn from each other and most likely mas si Glyza yung mas natututo dito kay Chicks. Yeah. Thank you, Direk. Last na lang po, para kay Rian at saka kay Glyza. Sa tingin yung dalawa, anong meron kayo na
parang yung chemistry nyo nga talaga ay sobra nandun. Hanggang ngayon, inaabangan, ang daming nag-wish talaga na finally, eto siya ito nga, napag-video nyo na sila. Patutingin nyo ano yun, ano yung chemistry na meron kayong dalawa talaga. Oh, thank you so much. I think... And sorry, before answering, para diretso na. Dito ba sa movie, sa romantic drama siya, may mga mapapanood ba dito na something intimate? Are you ready for that? Pa-stretch ako. But I think the beauty of... I think things happen at the right time also. Even if it was a long wait, I'm sure there was a reason for it. So I think the restrictions that we had back then will be less now. Also because when you're working for free TV, iba din yung restrictions nun based on cinema. So I think we will be able to give the fans, or even if they're not fans, just the audience, something new pa rin, and something more satisfying since they've been waiting for years also. And am I ready for it? Yeah! Because I think also we're in different stages of our lives and we're much more mature. We're different people now actually. So we've also been waiting for this for a long time. So we've just been getting ready. Mongga! So yung pinakapigil-pigil sa TV noon dito, todo na. Pero yun nga, siguro Adelos, yung chemistry or yung meron kami ni Rian, na hindi rin namin pinipilit, siguro dahil we respect each other. Nakikita ko yun sa kanya, and ako, I respect her as an actress, as a person, and katulad na sinabi niya kanina, we are ready for it. Fearless din siyang babae eh. So parang ang sarap sa pakiramdam na may kaeksena kang fearless at walang inhibitions at walang takot, walang walls. Ikaw rin masasabay ka din dun eh. So kung ano man yung gagawin namin dito, I am confident na si Rian, at masaya ko na si Rian yung kasama ko. Kasi... Hindi kasi alam ko na magagawa ko kung ano yung kailangan kong gawin. Dahil siya kaeksena. Happy birthday! Thank you! Happy birthday! Happy birthday! Robert from Manila.